Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video dito kay ex-president Rodrigo Duterte. Nangunguna pa rin sa survey ng pagpipisil ng kandidato sa 2025 polls at nanatiling top choice sa kandidato ng Senado Senate race sa 2025 si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At suportahan po natin, batay ito sa isang survey na sinagawa sa isang data research firm ngayong buwan ng Enero. At panoorin po natin ang buong detalye. Nananatiling nangunguna sa posibleng senatorial candidate si 2025 elections si former President Rodrigo Duterte. Batay sa isinagawang survey nitong January 10 to 12, 2024 ng data research firm na THRU, nakakuha ng 62% voter support ang dating Pangulo. Mas mataas ito sa nakuha niyang 60.96% noong December. Ayan, pangalawa si Erwin Tulpo. Pangatlo si Tito Soto, tatakbo na naman, Christopher Bongo. Saka si Isko Dumagoso. Number 2023 survey. Pumangalawa naman si CIS Party List Representative Erwin Tulfo na may 56.96%. Bahagyang bumaba ito kumpara sa 59.58% voter support noong nakaraang buwan. Pumangatlo naman si former Senator Vicente Tito Soto III, pang-apat si Senator Christopher Bongo, at pang-lima si former Manila Mayor Francisco Isko Moreno. Pang-anim, si dating Senador Manny Pacquiao. Pang-pito, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pang-walo, si Senator Pia Cayetano. Pang-siyam, si Senator Amy Marcos. At pang-sampu, si Dr. Willie Ong. Habang nasa 11 to 15 position naman, sina Senator Francis Tolentino, Senator Lito Lapid, broadcaster na si Ben Tulfo, former President Lenny Robredo, at former Senator Panfilo Ping Lacson. Ang 2025 THRU Senate Survey ay isinagawa sa pamamagitan ng mobile-based respondent application na may 2,400 participants. Alright, yan po ang isang survey nangunguna ng ating ex-president Rodrigo Duterte at 62%, ang laki na nun. At number 1 malamang. Ito ay ating top choice ng kandidato sa Senate race sa 2025. At maraming salamat sa panonood at pakikinig dito kay Carob Drip. And see you again sa ating the next one. Alright, keep it up.